konti today. Medyo may ina-try tayo ng mga bago. Kayo, ito yung usapan. No? Medyo disclaimer lang na konti si Claro. Walang alam si Claro sa mga NFT, play to earn. Pero nakikita ko yung mga discussions online no, na parang NFT is the future. Ganyan yung mga sinasabi nila. At nakikita ko rin kasi sa mga mismong mga developers ng mga games na nilalaro po, gusto talaga nilang explore yung mga NFTs ba. Although marami nagsasabi na hindi dapat siya tinotolerate, hindi dapat siya maging future, mga ganun mga bagay. Hindi natin mapagkakaila na napakarami talaga na nag-i-invest ngayon sa NFTs. Kaya gagawin ni Claro yung video today for today's video. Ano daw, sabog ka na naman, Claro. Kaya gagawin natin yung game natin ngayong araw. No? Anyways, bago natin umpisahan ito, warning! 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 Hindi po ito financial advice, no? And this channel does not encourage you into participating on anything illegal, no? Ang video na ito ay for educational purposes lamang and the sarili kong experimentation sa mundo ng play-to-earn games at NFTs. So, excited na ako dyan ngayong araw. Pero kaya nga na lagi kong narinig sa mga gumagawa ng NFT or play-to-earn content, no? Mag-invest ka lang ng kaya mong mawala sa'yo, no? Invest only the money you can afford to lose. So, titignan natin yan ngayong araw, no? Kung mag-earn ba talaga. Yan talaga yung gusto kong i-experiment today, eh. And with the success of games like Axie Infinity, hindi ko alam kung marami pa naglalaro ng Axie ngayon, pero hi sa inyo kung nandyan kayo. Hindi na naman pagkakaila na marami daw nakabili ng mga sasakyan. Bahay! Dahil dyan, na nakikita ko yung mga posts. So, tignan natin. Kita ba talaga sa mga NFTs at mga play-to-earn games? Explore na natin ngayon. O, ayan. Ito yung game na nahanap ko. Naghahanap ako na medyo madali-dali lang din. Ito, passive siya. Ibig sabihin, hindi mo kailangan kumilos masyado. Umaandar to kahit hindi ka naglalaro. No? Ito yung minor blocks. Pakita natin yung ano dyan. Hindi ko ma-explain technically mga bagay-bagay dahil nga ine-explore ko lang din to at natututo lang ako as we go through this video. Pero ito, medyo inaral ko naman ng very, very slight yung game at may chance talaga, no? Meron talagang opportunity to earn. Pero tignan natin ngayon na lilipat na si Clara. So kaya nga lang sinasabi ko sa inyo, naghahanap lang ako ng medyo madali na laruin at nahanap natin itong miner blocks, no? Base siya sa mining ecosystem. Punta na tayo ngayon. First of all, para makapunta kayo dito, type nyo lang minerblocks.com, no? At ayan, kiklik nyo din yung ito yung play now dito sa taas. So punta tayo dyan sa play now na yan. So, nandito na tayo, no? At ang unang dapat nating gawin is yung minting, no? By the way, I understand it, ito yung pag-create mo ng NFT na gagamitin sa game. Please correct me if I'm wrong. Pero, punta tayo dito sa taas. Ayan po. Ayan, kung makikita nyo. Ito, ta-ta-ta-ta-ta. Yung NFT sa game na to ay yung GPUs. Ayan, makikita nyo dito sa ilalim, papakita ko. Pero hindi siya actual GPU, simulated lang siya nung mining na tinatawag. Yung currency na ginagamit dito ay M-Blocks. Sabi sa akin, yung M-Blocks ay halos katumbas ng peso, pero lagay natin yung official na lagay dyan. Ayan, pakita namin sa inyo. So, ito na nga, pakita ko sa inyo. So, basically, dito sa laro na to, kailangan mo magpataas nung tinatawag na hash power, ayan o sa ilalim, hash power, para makapag-farm ka ng mga M-Blocks. So, mas mataas yung pang-farm mo gamit yung mga GPUs na nandito, mas marami kang mafa-farm na M-Blocks. Pwede ka rin mag-burn ng kapag may mga GPUs ka na hindi mo na masyadong gusto. Pwede mo silang i-burn para makapag-create ka ng panibagong GPU. However, may cost siya. Tapos yung mga burn tokens, makukuha mo doon na pwede mong gamitin sa tournament. Mamaya, explain ko naman sa inyo yung tournament. Balik tayo doon sa burn tokens kanina. Eto siya. Pwede mong i-destroy isa sa mga GPUs mo for 100 burn tokens. Makakuha ka ng 100 burn tokens na magagamit mo sa tournaments nga. Pare-parehas lang daw yung burn token na ma-generate mo kahit gano'ng pa-career. Iba-iba rin kasi yung rarity ng mga GPUs na makukuha mo. Ayan, merong common, uncommon, rare, epic, at legendary.
Siyempre, mas malakas. Habang kumakaanan, mas lumalakas yung hash power mo. I think meron sinatawag na legendary route. Ito yung legendary route. Allows the player to receive GPUs with the guaranteed rarity of random hash power as a reward. So, pag nag-mint ka na nag-mint, in time, makakakuha ka rin ng isang legendary. Para na pag naglalaro ka ng Genshin. So, dito naman tayo sa tournament na tinatawag dito sa game. Ito ay parang opportunity to win huge rewards, no? In M-Blocks or yung NFTs na GPUs. Nagpa-price sila dyan. Kung makikita nyo dito, ayan, no? Miners Tournament number 5. Full price sa ngayon, nung nag-film ako, 1050 na M-Blocks, no? May 30 na miners dyan. Kailangan mo ng ticket para makasali dyan na 100 M-Blocks or yung 200 burn tokens na makukuha mo doon pag nag-burn ka ng GPUs. Mas maraming competitors, mas lumalaki rin syempre yung prize pool. Umaabot daw ito ng 1 to 7 days ayon sa pagkakasabi dito sa white paper nila. Ito na tayo sa exciting part, no? Syempre, nakapag-farm ka na. I-withdraw mo na yung nakuha mo, yung na-farm mo. Makita natin dito, ayun, no, yung green sa tabi ng buy at sa tabi ng M-blocks mo. Pipindutin mo lang yung withdraw. Sabi dito, you can withdraw your in-game balance whenever you accumulate a minimum of 250 and before reaching 1,000 tokens daw. Kailangan meron ka ring 10 M-blocks sa MetaMask wallet mo at may withdraw fee na 5%. So kung 500 yung i-withdraw mo, kunyari 475 yung makukuha mo na lang talaga. So ito na yung auto miner na function, no? Isa sa magagandang features din dun sa game, no? Hindi mag-heat up yung GPU mo at max hash power all the time siya. Kung makikita nyo dito, yung kanina, di ba, kailangan pang i-cool down at mga ganun mga bagay-bagay. Ngayon, hindi na. However, meron siyang cost at merong contract in-game. So, basahin nyo na lang din yun. Pero napakaganda niya yung medyo ayaw nyo na rin magpindot-pindot. Pindutin nyo lang yung auto-miner. Ito rin yung isa sa gusto kong i-discuss. Bukod sa pag-mint, no, na nagagastos ka ng 100 M-blocks, pwede ka rin bumili sa marketplace mismo. Kung makikita mo itong ganito doon, sa taas, itong icon na to, dyan ka mapupunta sa marketplace at makikita mo iba-iba, no? Kung gusto mo ng mga specific na GPUs para dun sa collection mo, pwede kang mamili dyan. Kung gusto mo talaga na malakas, mabilis yung pagpa-farm mo, pili ka na maganda dyan. Yun, napaka-importante rin yung marketplace na yan. Pwede ka rin magbenta, syempre, ng mga GPUs mo, ng mga NFTs mo. Nakakatuwa, may ganun pala yung kalakaran ng mga NFTs. Amazing, para sa akin. Ayan, pwede ka rin mag-transfer ng NFTs mo, ng GPUs doon sa game. Transfers of NFTs between players are also done on the marketplace. Kailangan mo lang gumastos ng 100 M-blocks kung magta-transfer ka. At ilalagay mo yung miner ID at wallet of the destination account. Ganun lang siya kadali. Hindi ko alam ha, pero sana may natutunan kayo. At may natutunan din ako. First time kong magkalkal ng ganito mga play to earn. Nakakatuwa rin na na-experience ko din siya. Ito yung official Miner Blocks white paper nila. I-click nyo na lang din from their website para makita nyo yan at mabasa nyo lahat. Kasi nandito lahat ng impormasyon talaga. So kung gusto nyo rin maintindihan ng mas maayos, iba pa rin kung kayo na mismo yung nagbabasa at mas maintindihan nyo rin yung game. So para tapusin to, ta-transfer na ako. Outro! So yun na siya! Yun na yung Miner Blocks at natutuwa ako kasi naiintindihan ko naman siya. It's a nice way to earn it, especially if naiintindihan mo. Would I recommend it? Kung naiintindihan mo, go for it. Kasi meron talagang, may potential talaga. Potential talaga. Pero inuulit ko, this is not a financial advice. Pero, ulit, pag naiintindihan mo ng buong buo, go for it. Ikaw din kasi makakaalam kung paano iikot yung pera mo eh. Yun lang, nakakatuwa lang na hindi naman pala ganun kahirap. Natutuwa ako, meron na rin akong MetaMask account. Ano na ako, person of the future, na future-proof na tiklaro na turn. Anyway, sana nag-enjoy kayo sa ginawa natin today kasi ako nag-enjoy. May bago na naman ako natutunan at masaya ako. Meron pala pag-giveaway tayo, no, from them. Bibigay natin sa inyo. Sagutin nyo lang yung tanong. Sa tingin nyo ba na mag-earn ka talaga sa mga play-to-earn at mga NFT games kagaya nito? Comment nyo sa ilalim at papakita namin yung prize dito. Yan ang ibibigay namin sa inyo pag nagustuhan namin ang sagot niya. Magpili ako ng isa na mananalo.
So, yan lamang po. Ito si Clara Tutoy. Nagpapaalam. I love you guys. Mwah!